Yan yung barbecue natin, Mang Inasal yan. Nai sa meta. No. Para cook. Ha? Cook para. Ah, the new cook. I heard a new baker. Meron akong baker dito. Yung isa, meron din akong eater. Eater. Yan ang eater. And yan, yun ang baker. O, ayan. Ay, kalat na naman yung kitchen namin kasi nandito kami nakatira sa kitchen today. Yan, gagawa kami ng cake. Okay. Ito yung rhubarb cake. Rhubarb. Ito yung rhubarb. Yan. Tapos meron din kami dito chicken. Chicken barbecue. Yan. Ito na yung kanin namin. Ang kuyo. So, ganyan na yan ang ating rhubarb pie. Yan. Oh, may audience tayo doon. Tapos yung ating barbecue dito. O yan yung barbecue natin, Mang Inasal yan. Ganito nga pala ako mag-prepare ng Mang Inasal na manok. Ayan po, at bumili ako ng pang Mang Inasal dahil yung anak ko ay napaka-baborito niya. Palagi siyang nagpapaluto nito ngayon. At ito nga, at lalagyan ko siya ng maraming bawang. Hihiwaan ko siya. Ayan, hihiwaan ko ng marami. Tapos, lalagyan ko ng maraming bawang yan at tuyo at saka kunting oyster. At nakalimutan ko pala itong time na ito na naggawa ako, ay nakalimutan ko pala talagang nalagyan ng lemon. Pero masarap pa din kahit papaano. So, ayan po, marami ang lulutuin ko dahil napaka-paborito ng mag-boyfriend itong aking ginagawang ito, mga ka-loves. Ayan po, shoutout nga pala dyan kay Melba Mendez, kay Cherry Solis, Maria Salas, kay Mommy Mills Channel, kay Cousine, kay Sharon Cousina, Beastie Buddy, kay Lori Magalpok, Stefania, sa aking mga nagko-comment dyan palagi, madala si Marilyn Lopez pala ay nandiyan dyan din minsan. Ayan, maraming salamat. At kay Tita Gladys po, shout out po, ayan po. So, lalagyan ko po siya ng sibuyas, bawang, tuyo, at oyster lang po. At nakalimutan ko pala itong time na ito nalagyan ng lemon, pero masarap pa din siya kahit papaano. So, ayan po, naghihiwa po tayo ng sibuyas at yan, hihintayin natin kung iiyak ba ako pagkatapos nitong anuhin ang sibuyas. Kaya nagpapapalayo po tayo sa sa sibuyas. Ayan, kasi maanghang talaga yan. Ako, madalas talaga akong umiiyak pag naghihiwa ng sibuyas. Grabe. Ewan ko ba, pero ganun talaga. At ano, so ayan nga, daming sibuyas ang ilalagay. Tapos lagyan ko ng maraming tuyo at saka oyster at saka bawang. Kasi parang masarap ang luto. Kaso lang ang marinate ko nito ay madalian lang today dahil nga yung anak ko ay darating na. Sa nakita nyo doon sa unahan yun na yun, yung nagluluto ako, inulay ko na lang ito kung paano ko ginawa itong ating Mang Inasal. So, musti talaga yan. Lalagyan mo ng lemon, lalagyan mo ng Sprite or Mountain Dew, tapos whole overnight sana ang marinate niyan. Parang mas masarap talaga ang lasa ng ating niluluto. O, ayan. So, pero okay lang yan at itutuloy lang natin ang ating paggagawa nito. So, kayo na, subukan nyo na ba ng ganyan? Ayan. So, yun nga pala mga ka-loves. Itong anak ko, madalas na siyang nagpupunta dito sa bahay dahil wala na siyang school. At ako naman ay nasa bahay pa hanggang ngayon. Hindi pa ako pwedeng pumasok sa work dahil nga sa opera natin at bawal pa akong pumasok. So, matagal na akong dito sa bahay at namimiss ko na din magtrabaho pero wala tayong magawa at hindi nga tayo. Ayan nga at umiyak nga talaga
takot. Maanghanga talaga yung sibuyas. Kaya kung sino hindi nakakaiyak, ay swerte nyo lang talaga naman pag hindi kayo umiiyak sa ano. So yun lang, ikikwento ko lang sa inyo tungkol sa akin anak. At mayroon pala akong iba vlog din tungkol sa kanya. So yun nga, itong sa ako naman ay nasa bahay lang at hindi na ako nakakapasok. Medyo matagal na talaga. So nabuboring na ako dito at hindi din naman ako pwedeng umalis. At ang nakaano pa talaga at hindi pa ako pwedeng magsapatos sa ano dahil masakit pa yung ano ko, yung ankle ko ano. So sana naman ma-okay na ako. Meron na naman akong panibagong gamot na iniinom. So sana ay ma-okay na din ako at makakapasok na ng trabaho. So ayan, lalagyan po natin ng bawang, sibuyas, tapos maglalagay tayo ng tuyo at saka kunting asin, syempre pati yung manok lalagyan natin ng asin. Ah, sorry, nahikab man ako eh. Ayan, so yan yung tuyo natin ang ilalagay. Damihan natin kasi marami yung manok. Tapos lalagyan ko ng kunting asukal pala. Nilagyan ko, sorry. And din lalagyan natin ng oyster sauce yan. So, ayun mga kalabs. Imi-mix mo muna yung pang-marinate. Ayan na yung oyster. Imi-mix mo muna yun ng mabuti para ma-mix lahat yung may asukal, asin, oyster at saka ano. Kaso lang, itong time talaga na sinabi ko na yun sa previous na hinawala akong nakalimutan ko maglagay ng lemon at wala akong Sprite na sa araw na ito. Pero grabe din mga kalabs, masarap pa din ang lasa niya kahit wala siyang lemon o kaya Sprite. Masarap pa rin kasi presko yung manok. So yun nga mga kalabs, kaya madalas nagpupunta yung anak ko dahil nandito ako sa bahay. So minsan namuboring ako at wala akong kasama. So sasabi talaga ako na kung pumunta sila para may kasama din ako sa bahay. So at saka okay naman yung boyfriend niya dahil yun na nga pinagawa ko ng cake at yung nakita niyo yung cake na ginawa. Masarap kaya ng cake na yun. So minsan masarap kumain ng ganun at sobrang napaka-tasty niya. Maraming nanghingi ng recipe nung cake na yun. Yung parang pie siya. So, ito naman ay nagpipitas tayo ng ating strawberry. Marami ng hinog. Kaya ayan. Pero bago maunahan tayo ng ibon, ay tayo na muna ang pipitas ng ating strawberry. Ayan. So maganda talaga. Pag may itatanim, may nilalaga. Hindi ko na maipakita yung ano pala. Yung pagsubo ko dahil yung cameraman ko ay hindi pala tinim na lang mabuti kung saan yung bibig ko. So ito na nga, marami talaga akong nakuhang strawberry mga kalabs. Kaya yun na nga yung sinasabi nila, kung may tinatanim, may naaani, kung may tiyaga, may nilalaga. Ayan. Kahit look, nakakaano din kami, nakakapagtanim din kami sa aming garden kung ano-anong gusto, kung kaya lang din naman. At ako naman nagkaroon ako talaga ng panahon mag-alaga ng aming garden dahil nga sa tagal ko na dito sa bahay. Oh yun, so wala din naman kami kasing katulong, kaya ako lang lahat talaga. At saka yung asawa ko minsan tinutulungan niya akong magdilig, pero mostly talaga ako ang nag-aano ng pag-aalaga ng aming garden. Ayan, so nagdami akong bulaklak ng where at ayun na yung bubuyog doon. Oh, yun ang kinukuha na ng asawa ko. Ito pala yung IFE outfit natin today. Dahil nagpunta pala kami sa isang kaibigan, galing kaming nagpunta at nag-brunch kami doon sa bahay ng aming kaibigan. So ayan, magrampa-rampa muna tayo dyan sa ano, yan. Okay.